And finally, fully verified na nga yung GCash account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon, for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na usan ituturo sa inyo kung paano nga ba mabilis na ma-fully verified ang isang GCash account. In just 5 minutes ay fully verified na, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! May bagong update na nga po si GCash para sa pag-fully verified ng isang GCash account. Mabilis na nga pong mag-fully verified basta meron kang valid ID. Just make sure lang po na ang isasubmit mong valid ID ay nasa pagpipilian kay GCash. At kung naka-ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Para mabilis na ma-fully verified ang GCash account mo, just take note lang na dapat meron kang valid ID. At syempre, dapat updated yung GCash application mo. Ang unang step, pindutin natin yung profile na nasa baba. Kung makikita nyo po ay nasa basic level pa rin po yung GCash account ko. Pero in just 5 minutes ay fully verified na po yan. At ngayon, simulan na po natin. Ang next step na kailangan po nating gawin ay pindutin natin yung verify now na makikita natin sa taas. At dito nakalagay po na get verified, unlock new products and features na kung saan mas maganda nga kung fully verified yung GCash account natin. Ang next step, pindutin natin yung get started na nasa baba. Maghanda ng valid ID. Just make sure lang po na readable ang information sa ID. Upload a real ID, hindi ito photocopy. Dapat mag-match ang ID photo at selfie mo. At syempre, dapat tama ang lahat ng information. Kadalasan, kaya natatagalan sa pag-fully verified ay dahil sa valid ID. At ngayon, pindutin na po natin yung next. At dapat, selfie ready ka. Just make sure na clear at hindi blurred. Wear proper attire. Walang suot na cap, mask o salamin. Solo, walang ibang kasama. At kapag selfie ready ka na, ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. And also, siguraduhin tama ang personal information. Make sure na i-double check mo ang details katulad ng full name, address, birth date at nationality. At syempre, dapat tama ang lahat ng spelling at mag-match ito sa valid ID mo. At ngayon, pindutin na po natin yung get fully verified na nasa baba. Tell us about yourself na kung saan ilalagay po natin yung birthday natin. Are you a Filipino? Syempre, ang sasagot natin ay yes. At pindutin po natin yung next. At ngayon naman po, kailangan na po nating pumili ng isasubmit natin na valid ID. So pwede po dito yung driver's license, UMID, PhilHealth, postal, passport, SSS, voter's ID, at national ID. Ating case lang po na wala po sa pagpipilian ay nandito po yan sa may other IDs, katulad ng NBI clearance, teen ID, student ID, at barangay ID. So kailangan nyo na pong pumunta sa Bilyarica Pawn Shop para magpa-assist sa pag-fully verified. At dito, ang pipiliin ko po ay passport dahil ito po yung valid ID na meron ako. Kapag ini-scan or pinipicturean po yung valid ID na gagamitin nyo, ay meron pong mga tips na lalabas. So kailangan po nating sundin at basahin po yan. Reminder lang po na upload a real ID, not a photocopy. And also, dapat nasa capture area yung valid ID nyo. Then, click OK. Actually, mabilis lang po talaga to. Kailangan lang nasa capture area at malinaw at maliwanag yung lugar kung nasan ka. Kadalasan, nagkakaproblema rin sa pag-scan ng valid ID. May lalabas po na unclear photo ID na kung saan malabo nga daw po. So, ang gagawin lang po natin ay i-retry or ulitin lang po natin yan. So, okay na po. At ngayon, kailangan na po natin mag-selfie or mag-scan ng face. Paalala lang po na magsuot ng proper attire at kailangan mag-match yung ID photo mo sa selfie mo. And also, tanggalin yung cap, mask at glasses mo, then click OK. Sa pag-selfie at pag-scan ng face, just make sure lang na nakaposition yung face mo within the frame. Then click Next. So, mabilis lang po to. So, ini-scan na po at blink lang po yung eyes natin at okay na po yun. Ang next step, kailangan na po nating magsagot ng form na kung saan yung information na ilalagay po natin dito ay kailangan mag-match sa valid ID natin. And also, kailangan mong i-double check yung spelling at dapat kompleto po ito. At kapag okay na, pindutin lang po natin yung okay na nasa baba.
Ang kagandahan po sa ngayon ay automatic na pong nakalagay yung mga information na nasa valid ID natin. Katulad ng ID type, ID number, first name, middle name at last name. So hindi na po tayo mahihirapan sa pagsagot ng mga basic personal information. At ituloy na po natin yung pagsagot. Sa nationality, which is Filipino, nasa taas na po. At dito naman po sa may civil status, pwedeng single, married, separated or widowed. Nakadepende na po sa inyo yan. At para naman po dito sa address ay madali lang po yan dahil may pagpipilian naman po. Ipapaalala ko lang po na ang ilalagay nyo po ditong address ay dapat magmatch sa valid ID na meron po kayo. Para kapag nireview po iyon ni GCash ay hindi na po sila mahirapan at mabilis na ma-fully verified yung GCash account nyo. Ang next na ilalagay ay yung place of birth or lugar ng kapanganakan. Para naman po dito sa ma-employment type, kung kayo ay government employee, OFW, private employee, self-employed, student, or unemployed. Ang next po niyan ay kailangan sagutan yung rank and position and followed by the employer or the business. At dito ang ilalagay ko lang po ay NA dahil ang prefer ko ay wag na muna ilagay ito. Ang next naman po ay yung nature of work, na kung saan kung in case na nagtatrabaho ka, anong field yung pinagtatrabahuan mo. In case lang po na student or unemployed ay okay lang po yun. Ang next naman po is yung source of fund. Saan nga ba nanggagaling yung pera mo? Pwedeng allowance, cash on hand, e-money, investment, pero dito ang pinaka-common na pinipili ay yung cash on hand. Ang next ay yung expected monthly transactions na below 50,000, 50 to 100,000 at above 100,000. And the next question is the main purpose of opening an account. At dito ang pipiliin ko po is yung savings. At malapit na po matapos yung pagsagot po natin ng form. Meron na lang pong 2 questions. Ang una, are you a politically exposed person or PEP? Ang isasagot po natin ay no. At to establish beneficial ownership, ikaw nga ba yung actual owner of the account? Ang isasagot po natin ay yes. Then pindutin po natin yung next. After po nyan ay kailangan po nating i-double check at i-review yung mga sinagot po natin kanina. At kapag okay naman po at na-double check mo, pindutin mo lang po yung confirm na nasa baba. At dito may lalabas po na, we are verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. At dahil passport yung gamit ko na valid ID at complete naman yung information na sinubmit ko. And finally, fully verified na nga yung GCash account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. Kung mapapansin nyo po ay mabilis lang pong ma-fully verified yung GCash account ko. Bakit nga ba? Gumamit po kasi ako ng passport na kung saan valid ID yon na nasa pagpipilian kay GCash. So mas mabilis na na-fully verified yung GCash account ko. Kaya ang simpleng may a-advise ko lang po sa inyo ay just make sure na meron kang valid ID na nasa pagpipilian kay GCash. And also, kailangan mo ring i-update yung GCash application mo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mang i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na makikita mo dito! At syempre kung bago ka lang dito at napadaan ka ay welcome na welcome ka, pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!